afternoon, Pepsters! Welcome to this episode of Pep Talk. At masayang-masaya kami kasi kahit very busy siya, he made time for this episode. And kaya hindi na tayo papaligoy-ligoy pa. Presenting one of the most in demand, the most handsome, most approachable actors of his generation, Mr. Ding Dong Dante. Yes. Hello, hi! Hi, Karen Irwin. Kamusta? Hi, Ding Dong. Okay. I'm so happy to see both of you on cam. And, yes. Siyempre, di ba? Congratulations. Sige, simulan na natin. Okay? Kita mo sa likod mo, nandun yung poster ng TikTok. Yeah, so, marami na excited. Sigurado ako. You, ikaw, hindi lang ikaw yung bida dyan eh. Ikaw din yung one of the producers. So, ano yung, saan ka mas tensionado? Yung pagiging actor o yung pagiging co-producer? Tensionado sa mga interview. Interview lang. Hindi, actually, seryoso. Pag nasa set kasi ako, I make it a point just to wear one hat. And nung sinushooting namin siya, I gave my full trust to Eric Mati. Kasi nung nakuha ko yung script, doon pa lang nasabi ko na napakaganda ng material. Walang kailangan baguhin. And we stick to the script by heart. So walang naging hassle. So I didn't step my foot in as a producer while shooting it. Pero syempre before and after, doon na papasok. Medyo nagiging tensionado siya dahil syempre habang mas papalapit sa play date eh talagang sobrang excited kami. Actually, it's really more of excitement than the negative feeling. So we just really are very eager na makapag-invite ng more people to watch it kasi syempre we want to share kung ano yung nagawa namin. The budget we heard is not cheap. It's not. Kasi ako, I believe na kung ano yung nilatag mo at pinot mo dun sa project, kahit sabihin man natin monetary man yan o yung sarili mo, yung effort mo, eh ganun din ang i-expect mo in return, di ba? If you put this much, expect this much. Pwede ba natin sabihin na yung budget eh, umabot na ba ng 70 million or higit pa doon? A little over. So, wala bang ano, wala bang kaba na baka, you know, yung magiging pagtanggap ng mga tao dito? Oo, malaki talaga. Pero bukod sa takot tsaka sa pressure, mas gusto namin, mas excited kami na mas marami makapanood. Dahil halimbawa, kung hindi man ma-meet yung expectation namin, at least we did something na gusto talaga namin and we started something new. Kumbaga na baka magkaroon ng bagong trend o ano man. Basta importante, ma-entertain sila, which I'm pretty sure naman na mangyayari. Are we confident in saying na ang quality ng film na ito ay malapit sa Hollywood? Because we've done several in the past, no? Pero they always end up saying na medyo copycat ang dating. Ako, personally, I never want to claim that we want to be at par or we want to be even close to what Hollywood is giving us. Because imagine the budget that we used for this film. I mean, it's just a budget for one scene, probably, of one Hollywood big movie, di ba? So, mahirap talagang makipagkompetensya, pero at least we're taking an extra step forward. Kumbaga, pag sinabi extra step, kasi ito, 20 months in the making siya, and medyo hindi namin minadali. So, ano siya, it's really something different. And kung sasabihin mong malalapit man o i-compare mo, eh, bahala na yung tao magsabi kung ano yung kalidad. Basta importante, through the process, ako na-discover ko yung kagalingan ng mga Pinoy artists, especially the ones making the CGI, yung computer graphics imagery, computer-generated imagery pala. So, ang galing nila eh. Basta bigyan mo lang ng tamang equipment, tamang panahon, eh, sobrang hanip ng output. In fact, yung mga artists natin, most of them, sila pa yung mga gumagawa ng mga ibang Hollywood effects shots. Mm-hmm. Kumbaga, ginagawa natin locally and then we bring it out. Napanood mo na ba yung pelikula? Yung buong pelikula? Yes, pero hindi siya kompleto in the sense na wala pa yung part, yung huling part, hindi pa siya color graded, yung audio hindi pa pulido, pero yung pagkadikit-dikit na panood ko nung nagpunta kami sa MTRCB. So, exciting talaga, sobra. Can you say that this is already your dream project? Hindi pa naman, pero sobrang, siguro even more than a dream project. Even more than a dream project. Oh. Pero ano ba yung iba pang dream projects mo?
Ewan. As an actor, maybe. As a producer. Oo, siguro ako as mga action suspense, mga ganun. Action drama, mga ganun. Or a biopic, perhaps. Mm-hmm. Anyone in particular? Very interested ako sa buhay ni Ninoy Aquino. Although physically, hindi ko alam kung suwak ako sa role, pero interested lang ako. Kasama ba sa plano na in the future, si Marian ay pag-produce pa rin lang? Oo, gustong-gusto ko yun. At anong project kaya yun? Gustong-gusto ko yun. Anong naiisip natin na konsepto para sa kanya? Meron na actually, pero I don't wanna spoil it yet. Kasi as we speak, we're of course brewing something for her. So, yun lang. Pero ano genre? Proper time, malalaman. Anong genre na lang? Without going too specifics. Genre, yung strength niya, which is comedy. Okay. Directing. One of her many strengths. Directing. Pala. You know, you directed before? Before? Oh, dati. You have time, you have plans of pursuing it and making it? Wala pa muna ngayon. Wala pa muna ngayon. Oh. Siguro in the future. Mas masarap maging aktor muna. O, mga iba naman tayo, ano? Eto, sa TV naman tayo, kasi tapos na tayo sa pelikula. Oh. Supposedly, may gagawin ka sa ng primetime series, okay? Yung harang, pero mukhang naharang. Naharang talaga. So, bago masagutin yan, pag-usapan natin yan, magbabalik po ang Pep Talk. Yes. Medyo komplikado eh. Marami kasing, maraming dahilan. Pero ang pinaka matimbang na dahilan is that. So, yon sa lahat ng Pepsters, gusto ko kayong imbitahin sa Tik-Tik The S1 Chronicles, palalabas na sa October 17. Directed to by Eric Mati, and kasama si Lovie Poe, si Janice De Belen, si Joey Marquez, kasama namin dyan, si LJ Reyes, si Ramon Bautista, RJ Salvador, Chris Pastor, tsaka si Jeff, si Kuya Jeff, at si Mike Gayoso, kasama rin namin, at syempre si Roy Vinson. So yun po, panoorin niyo po October 17. Thank you. Thank you, Pepsters.